Psalm chapter 23, verse 1 down to verse 6. Okay, say amen, kung nana. Okay, follow with me with your eyes. The Bible says in the book of Psalm chapter 23, a familiar passage, may iso, hindi ko lang purong sa Ginoon. Verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in the green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. He leadeth me in the paths of righteousness. For his name's sake. Yeah, though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil. For thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. The Good Shepherd. The Good Shepherd. Let's pray. Precious Father, Lord, salamat. Salamat sa mong kayo, Lord, yan. Salamat sa panalangin. Ngayong ihatag sa narika na mo at hindi ka po na, Lord, yan. I pray, Ginoo, na ikaw mag-bless ka na mo. Ikaw mag-uban sa mensahe ka ron. Ikaw mag-panalangin sa mong makatawahan, Lord, yan. Labi na sa mong pangalagad na kanin mo, Lord, yan. Imuha kami nga kaming tunon diha sa mong ministry, Lord. Salamat, Ginoo, sa mong kayo. Uban ni kami ngayong hapunan. In Jesus' name, I pray. Amen. Thank you. Yes, sir. The Good Shepherd. No? Why? Because we are the sheep of God. No? In John chapter 10, verse 11, I am the Good Shepherd. Ako ang maayong magbalantay. No? Kaya na lang mga iso, we are God's sheep. Karniro ta sa Diyos. Okay, karniro ta sa Diyos, wala tayo laing magbalantay mao ang Ginoo. Yun ang Bible na isang, the Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in the green pastures, he leadeth me beside the still waters. Isip mga karniro sa Diyos, responsibilidad ta sa Ginoo. Siya ang ato magbalantay, responsibilidad ta sa Ginoo. Unsay mahitabo nato, unsay dangata nato, manubat ang Ginoo sa iyang kaugalingon. Because he is our shepherd. Ha? Tulong kabuta ang atong isgutan, karong mag-ikson, the Good Shepherd. First of all, mag-ikson, the Good Shepherd supply us. He will supply. He will supply our need. Ha? Whatever need we have, isupply na si Ginoo. Ha? Financially, spiritually, emotionally, physically, God will supply it. Yun ang Bible na siya, for the Lord is my shepherd, I shall not want. Ang Diyos mo ay ako magbalantay, o walay, makulang ka na ako. So, pasabot niya na mga iso, kung ang Diyos mo ay iyong magbalantay, so may makuha niyo. O so may wala niyo. Ha? Wala na'y mawala na ito, mga iso. Wala na'y makulang na ito, mga iso. Ha? Na naman, because, naibawaan na nato daan, from the Genesis chapter 1 pala daan, during the creation, mga Ikson, all things that needed for people, for human being, naanagihimo sa Ginoo. Diba? O sa mga ikulang na to? Yes, normal na mabalaka ka, wakay trabaho, nakay pamilya, normal na mabalaka ka, nakay panginangla nun. But always remember, mga Ikson, the Bible says, the Lord is my shepherd, I shall not want. Ang Diyos mo ay ako magbalantay, walay makulang ka na ako, unsa may panginahanglan nimo. You have need emotionally, God will supply. Ha? You have need physically, your health or whatever, ha? You are weak, God will supply. Bata na yung Bible, may isun yung Philippians chapter 3, verse 14, I can do all things. Through Christ, which is the same. Dili kita ang naghatag o kusog na ito, kundi si Kristo ang naghatag o kusog na ito. Whatever our need, He will supply. Emotionally,
physically, our health, our weakness. No? Financially. Financially. Ibig sabihin, problema financial, medyo damay rin yan, tumangan sa inyo. Nga naman, masugot ka sa dili ang kwarta mo, so makita ka na. Makita ka na. Naara na. Lakaw-lakaw, ganyan ka sa hanap, kita ka. No? Labi na ang nag-una ni mo, lubong. O, kita, dito ka sa siyo. Ano ang ating mangitsa? Pero kailis na kulawang, hindi kayo uso na din, no? Uso na din ang itsa, eh? Dili kayo, di ba? Dili pariya sa mandawi. Dikas. Eh, at dami na naman sa paralan, ako din naman dili kayo sa mandawi, kaya kinahanglan nyo ganito dito magkaw o magpayong. Kaya mahilang mo nyo kasi siyo. Alam mo na mga driver, mga nagpukin, trak, tuyo ko magkaw na siyo sa kakop. Uy, kuwari! Kasi mamilit na lang riwa. Bakit ano na din mo? Financial? Ay, saan? Kung mo tanaw ba? More than paana ang isupply sa Ginoo. Amen. Huh? Pwede din ako di pasabot, mga Ison. Kasi ikaw lang ka mawala. Kamawala ka o yan. Pwede na kanindot ba? Ha? Isip Kristohanon. Isip Kristohanon. Isip human being. Isip usa ka tao, mga Ison. No? Kanatanan na ma-feel sa usa ka normal na tao. Ma-feel na nato. Ano ba? Normal ba ta? Being a Christian, mga Ison, we are not superhuman. And even the Lord Jesus Christ, na agian na ni Jesus Christ ka na, all na ato na-encounter ka ron, no? Like, during the time of the Lord Jesus Christ, he also suffered emotionally. He also suffered physically. He also suffered financially. No? Kung on say na agian na ito ka ron, na agian mo na ni Jesus Christ, muna na kanindot lang ba, inani? Dili makatubot ang Ginoo nga mo undergo ta in deeply padili ta niya tawanan. May example dito pa rin ang atong gilikanan. Ang atong gilikanan nakasulay o kung sabit ang kalisod ka niya to. Tinawad? Saka, kaya ako magilikanan. Even me. No? So, sa diha nga nahimo na itong ginikanan, unsay ato ang mindset, unsay nasa itong mind. No? I do my best na dili makaagi ang akong mga anak sa kalisod yung akong naagihan. Kinawa dili? No? Nga naman, dili ganyan ang ato na-experiencehan. Agi ka Jollibee, dugay ka kamuirong. E pahimuos pa kagsimhot. Na Mandawi, wala yung Jollibee na sa una kinakaraan niya, Jollibee na Mandawi, na naroon nasa sentro. O man yung pinakakaraan niya, Jollibee na Mandawi. Nahamdod ka rin, naalang niya hapon. Wala yung Jollibee niya. Kata, niya, merkado kaya. Maraming tayo yung merkado. Ano ko yung mayroong bata lagi. Masuko lang na Jollibee, kaya hapit ang mahulog ang baho. Hindi na din. But look at us now. Look at sa mga kabataan dyan. Vision sa yun, Rasul and Jalibi. Diba? Huwag ka man kami ganyan doon. Ay, hangin na ito mong bako. Raya mo. Hindi na din mamong nagian. So, we made up our mind na kung unsa man among nagian, din may gusto mong maagian ko na sa mga nagsunod na mo o sa mga kaalakan na mo. Muna ka mong mga bataan dyan. Swerte kayo mo. Swerte kayo mo. Oh. Atong iskilahan, galakaw. Kung nga rin, mga bata, din naman iskilahan, may baong. Pwede maglakaw. Pero kami, baktas, baklay. At doon naman ang iskilahan, baka paknaan. O doon, lagi. Kung ikay pa swerte yun. Nga namin na itong panahon, nisirado ng mga agyanan, tuyok, uy, saan ba magtuyok? No? Pero ako at ako nasa probinsya, pero na yung kamot lang ang mga eskwela.
tanawa sa atong panahon, di ba? O kung kanak-kana naagian sa Ginoo, siya ang atong amahan, siya ang atong magbalantay. Do you think magsugot ang Ginoo nga magian ko din ato? Manaisip mga anak sa Diyos. No? Always remember this. God is our good shepherd. And He will supply. No? He will supply us emotionally. He will supply us physically. He will supply us financially. And then He will supply us spiritually. No? God will supply our spiritual need. Ang nakasayop lang nato, naa ang provision sa atong spirituality, kita ang wala. Tinawag din eh. Naa. Kita lang ang wala. Kita lang mo'y invisible. Visible ang supply sa Ginoo. Spiritually, kita lang ang invisible. Umot lang ni Mga Kristuhan, mga tagulilong na. Iba mo ko sa'yo tagulilong? Invisible. No? Tagulilong. Oh, tagulilong wala, no? Invisible. No. Pero naa ang supply sa Ginoo. No? Why? Because He is our good shepherd. Ika naman mga iso, not only He is our good shepherd. Ika naman, when the Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in the green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. He leadeth me in the path of righteousness for His name's sake. Yeah? Do I walk through the valley of shadow of death? I will fear no evil, for Thou art with me. Thy rod and Thy staff, they comfort me. The good shepherd supply us. The good shepherd make us safe always. He will make us safe always. Huh? Sa panahon sa mga pagkatulog mga insoon, nagtuo kag tulog-tulog lang. Remember mga insoon, matod kanina, no? Ang pagkatulog maoy usap ka picture sa kamatayon. Pagdating ako sa'yo, may ngayon atong binikana. Ano ba takada mo, bumanang ngayon na? Ay, kasi katulog niya. Practice mo kamatay. Ano ka ba? Mag-practice kamatay, mag-memorize ka na ninyo. Wala ka ba? Unconscious ka during sa imuhang pagkatulog. Huwag ka kayo maluon sa'yo na itabo sa palibot. Diba? Pero nindot ang imong tulog, then, di mata ka sa kabuntagon ng nindot. O sa tawag na safety. Safe. Ha? Na naman, daghan kayo mga tao mga insoon pag mata nila pagbuntag, langit na o imperno na. Ha? No, hindi mo man ang Bible. Disappointed and to man wants to die and after this the judgment. Tulog ka pag mata, oh, buntag na. Pero wala ka malung siya ng kabuntag kung ginaay mo namatan, either langit or inferno. Kung lumas ka, langit mo namatan. Pero ang kuya, o hindi ka lumas. Yan doon kayo na kayo ka na Kristuhan nun, yan din ay ka lumas. Pag matanin mo, pag buntag, wala na lang ka sa inferno, amin mo buntag niya. Ay hayag kayong kayo sa inferno. Amin mo naglungag na yung mama. Mamatay, gasol, nagkayo lagi ka, nagkakoy. Ang impirno na niya. Ha? Safe. God will make us safety always. He will make us safe always. Especially sa mga nagtrabaho, you are always on the road. Ha? Sa mga nagtrabaho, you are always on the road. Remember, nag-trending ba ito? Gato na ito mo sa first single lunch, no? Nag-trending ba ito? Ikaw muna nakatag ang utog, gibok mo, gagihin mo. Tapos nabuha.
Magina ko na. No? My son, sa paggawas ni mo sa imong malay, when you are in the road, there is no safety for you. And any time you will meet an accident. Even you are in your sunod sa inyong balay. Kami na naman mo dali. Kuya mo, ano ka? Katatanda kang lugi ba? Pero naanad naman namin. Pero di kinbalik kayo, makasakit dyan dali. Pero naunsa ba? Boom! Makasakit dali. Now, anywhere you are, huh? There is a possibility that you will meet an accident. But look at you now. Look at you. You are still alive and kicking. It means you are safe. Huh? That kid sabay naghatag ng safety ni mo. It is yourself? No! It is God! Why God? Because He is our good shepherd! Amen. Huh? Naiingon nila, nako kanyan do. Pastor, pang-practice ka, o oh, blind kay basin. Blind ka, anana. Kundi lang ko, yung handlock din mo. Kundi lang siya, awan din mo. Kung basi baka disgrasya ta ba, or active, baka disgrasya ta. Kaya ako kung saan ako, maglakaw na ako, alam ko sa gutter magagi. Kaya sa tanda naglakaw ko sa gutter na manhole, kaway ka bon. Huwag ako nga. Barat ako po, galakaw siya. Si siya lang kaw bon. Huwag siya gutter. Saka na po siya, lakaw na po siya. Matutod, huwag na po siya. Pag ikatulong niya kao, gawa na siya, siya kanito siya sa captain na gagawin. Bisan asa lagi ka, kung wala ang protection sa Ginoo, you are not safe. Right. You are not safe. Kung ang grasya lang yun sa Ginoo, naapakadali sa simbahan ka, no? Ano ba salamat niya? Ginoong salamat, naapakadali sa simbahan ka, no? Kay basi nung nakos kapilya. Pwede na po. Nakos kapilya, sa gawa sa kapilya, naitend. Naitend ang mga lamisa. Hello? Ano ba na? Because God is our good shepherd. How many times hapit ka madisgrasya? Did you experience it? Ha? Ato mga taranawin, how many times happy siya rin gaya? Hindi kayo happy! But look at... Amen! Oh, you had a beautiful wife! Right! Wala, wala! Wala pa rin naman agad si Ginoo! Kung kanto siguro hindi lang pikirin mo ba? May madisgrasya! How many times you met an accident? But God made us safe. That's the reason why every life or every morning, every new life that God given you, you will always thank God and make sure that the life that God given you, you will make it sure that you will serve God for the cross. Yan ang Bible may isang, I am crucified with Christ, nevertheless I live. Yet not I, but Christ liveth in me. And the life that I now live, in the flesh, I live. Huh? Alin mo ko? Galatians 2:20. I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I live in the flesh, I live
the Son of God loved me and gave himself for me. Ano wala? God make us same always. Huh? Not only in this life, even in the coming. Remember this. God will make us safe always, not only in this life, even in eternity. Kaya kung di rin ako ito, kanya wala kagi safety sa Ginoo in eternity, you will be in Him! At salamat sa Ginoo. He is a good shepherd. He make us safe always in this world and even in eternity. Marinindot pinakalas. Verse 5 and 6. Thou preparest a table before me in the presence of my enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord. The Lord, God is our good shepherd. He supply us. He make us safe always. He given us eternal security. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord. Where is the house of the Lord? And not 100 years, 1,000 years, 10,000 years. No. It is forever. Munang ayaw good mo pagtuo anak way forever? Pero may forever? Kasinggitan pag hindi mo magbuwag na mo. I want to pray the night, and I will dwell in the house of the Lord. God given us eternal security. Ay, nakaninigot mo. Yes, makaingon ka, wala security, aning kalimutan lang. Can even ang social security system, why security? Wala security ang kalimutan na. Bisan pag imuhang partner security guard, wala ko security. Why security ang kalimutan na? Pero hinong dami, we have eternal security. God will give it us eternal security, and we will dwell in the house of the Lord. And Adam, so what's about dunay forever? Dunay forever. Unang pasalamat kasi kita ang mga mga tarama lang. Salamat ka, mawala tayo lain na magbalang tayo kaligyan din. Salamat ka, nga ang atong magbalantay dili si Kibuloy. E kung si Kibuloy may atong magbalantay, naay gate pass. Para masalamat kami sa on. We know the truth. Nothing but the truth comes from the Lord. And that truth shall set us free. At ano may insul, ang Bible may insul, wala man na nag-monopoly na. After you know the truth, may insul, after you receive the Lord Jesus Christ as your personal God and Savior, and then the Bible, you study the Bible, and you know the truth, may insul, kahimok kang gawas man. You can do what you want to do. Mahimokin mo sa'yo gusto ni mong wala. Inana na kanindot ang Ginoo. Inana ko na kanindot ang pulong sa Ginoo. Wala tagi-brainwash para magpabilin ta sa usa ka lugar. Nagpabilin ta because we know the truth and nothing but the truth.
Lahi man na magpabilin ka ng lugar because you are being rushed. Di ba? You have no freedom. You are forced to remain. You are forced to stay because you have no choice. But when you know the truth, mga igsoon, you study the Bible and you know the truth, then the truth shall set you free. And you have choices. You have a lot of choices to do what you want to do. Ano man, God give you free. Because pero always remember, bisan pa o God will be setting us free, He is still our good shepherd. Kaya na Bible niya, the Lord is my shepherd, I shall. He maketh me to lie down in the green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. He leadeth me in the path of righteousness for His name's sake. Do I walk through the valley of shadow of death? I will fear no evil, for Thou art with me. Thy rod and Thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of my enemies. Thou anointest my head with oil. My cup runneth over. Verse 6, read. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Kiba lang po mga kanta na? Surely goodness and mercy. Let's pray.